So ito nga guys, sinasabi ko sa inyo na biglang merong nagba-block. For example, gusto kayo mag-input ng credit card or ganito, email address para makapag-continue. Tapos wala siyang X button. So ito talaga yung parang pag nireload mo, ganun pa rin yan. Ang gagawin mo na lang, magbukas ng another clean instance. Kaso uulit ka ulit, tapos lalabas naman na dito maya-maya. So para makapagpatuloy kayo, halimbawa ito yung example ng isang website na may kumaharang na ganyan, pindutin niya lang yung F12 or inspect. So dito sa inspect, siguraduhin nyo nasa elements kayo kasi marami itong tab, console, network, etc. So sa elements kayo. Ngayon sa elements, makikita nyo to, itong arrow na to, i-zoom natin. Ito, itong arrow na to, pipindutin nyo yan ng isang beses lang. Pag pinindot nyo ng isang beses lang, ganito yung parang na-highlight niya yung mga parts. So, kailangan natin alisin itong maharang na to. Ngayon, kapag nakuha mo na yan, nakita na natin na highlight na natin yung buong yan, lalabas kung nasaan siya. So, delete natin to, ha. So, nawala na. Kaso yung problem, may nakablock pa din. Pahanapin uli natin yan. Yung isang buong nakablock na yon, parang yun yung ginawa niyang prevention para hindi tayo makapag-click na kahit ano. So, ibig sabihin, ito pala yun. Ito yung maharang na yung overlay na yan. So, tanggalin din natin. So, nung natanggal na natin, pwede na ulit mag-proceed sa paggawa ng circuit. Na hindi ko na kailangan mag-register. Kasi yung pag-register na yan, sigurado magli-leads yun into magbigay ka ng account or credit card account. Kasi may payment yata ito. So, yun. Okay, ganun tayo magtanggal ng nagbablock sa isang page. Pero, kapag nireload yung itong page na to, babalik ulit nyo, kaya iwasan nyo na lang i-reload yung page hanggat nagagawa pa kayo ng inyong kailangan gawin. Diba? Pwede pa naman ma-simulate to, ma-run pa rin to. So, yun. Thanks.